So, katuloy lang to ng previous video natin, how to tell if your dog is pregnant. Itong video na to ay may title na 5 Things for Newborn Puppy Care. So, ano ang limang bagay na pwede natin gawin para maalagaan ang mga newborn na puppy? Madami na rin nagko-comment, nag-chat sa akin, nag-PM kung paano daw ba alagaan. Meron kasing mga instances na namatay yung mama dog. So, hindi nila alam kung paano gagawin. So, sana makatulong tong video. Diyan lang kayo. Stay tuned. Okay, so unang-una ay ang clean environment. So, sa lahat naman, di ba, kahit tayo, mas gusto natin yung clean environment. Lalong-lalo na sa newborn puppy. Usually, mga first week nila, yung mga puppies, hindi sila magalaw na. Kung kaya, nasa isang box or cage lang sila, andun lang sila. And make sure sa isang cage na yun, kasha yung mama dog, saka yung mga puppies. Yung mama dog, kaya niyang mag-stretch, kaya niyang mag-ikot-ikot, kaya niyang gumalaw as in comfortable. Hindi yung kapag bumaling siya, madadaganan niya na yung mga puppies, magkakaroon pa tayo ng problema. Basta maging aware or maging prepared lang tayo kapag alam na natin mga nganak yung alaga natin. Second week na ng puppies, second or third week na ng puppies, dito na yung mga didilat na, pwede dumidilat na yung mga puppies, and ito na yung time para ilipat sila sa mas malaking pen. Kasi magkukulit na sila dyan eh. Kasi nakakita na sila, magiging observant. Dyan na rin yung mga medyo malilikot, maingay. Pangalawa ay ang warmth. Ang mga newborn puppy kasi, mga newborn puppies, hindi nila kayang mag-regulate ng kanilang temperature. Although, andyan yung mama dog para magbigay ng mga heat temp, saka yung mga kapatid nila, mas maganda pa rin na mag-provide tayo ng heat environment or mga heat lamp sa mga puppies para yung temperature ay ma-regulate ng tama. Pero hindi dapat puro init lang. Hindi dapat puro heat lang ilalagay natin. Dapat may cooler area din. Malalaman naman natin na kapag naiinitan na yung puppies, aalis sila doon sa lugar na merong ilaw. Doon sa lugar na medyo mainit. So, dapat meron silang isa pang lugar na mapupuntahan, which is hindi doon nakatapat yung ilaw. Pangatlo, nursing and nutrition. Sa nursing and nutrition, usually, kumukuha ng nutrisyon ng puppy doon sa mama dog. So, anong gagawin natin? Bibigyan natin ng quality puppy food. Quality dog food, yung mama dog. Yung iba, or mas maganda, bigyan natin na pang puppy na dog food yung bibigyan natin doon sa mama dog para high nutrients. And kung hindi naman tayo sigurado, ask natin yung veterinarian, yung attending vet ng alaga natin, kung anong pwede ipakain. Itong nursing and nutrition, nursing, dito naman po pasok kung sino ba yung payat sa kanilang magkakapatid. It is important na mapansin natin kung sino yung pinakamataba, sino yung pinakamaliit. Para yung pinakamaliit, pwede natin siyang tulungan dumede sa nanay para nabigyan natin siya ng pansin, para hindi siya mapag-iwanan. Malulugi siya sa nutrisyon kumpara sa kanyang mga kapatid. So, ang tendency, pwede manghina o magkaroon o maging sakitin yung puppy na maliit. So, dapat alam natin, dapat pansinin natin para mabigyan natin sila ng equal quality or equal nutrients na kailangan nila. And kapag nagawa na natin yung part na kunwari, example, merong pinakamaliit sa puppy and then may pinakamataba. So, kung saan, dun sa pinakadulo ng dede, ng nanay, kung saan may pinakamaraming gatas, doon natin ilagay yung pinakamaliit. And kapag nagawa na natin lahat ng paraan, hindi pa rin tumataba, that's the time na dali na natin sa veterinarian, dali na natin sa clinic para mabigyan na ng first aid or kung ano ang pwede nila suggest para dun sa puppy natin. Para hindi siya mapag-iwanan, hindi maging sakitin. And dito rin natin i-observe yung mama dog. Yung mama dog kasi usually, minsan, hindi natin napapansin na nalinigas na pala yung kanilang dede. May lumalabas nga na gatas, pero dapat pansinin natin kung ano ang kulay. Kung kulay puti or kulay yellowish na ba, kung may amoy. Kung unti-unti bang namamayat yung mga puppies, unti-unting nanghina, baka pala may sakit ng nanay. Baka pala namamagana yung mga nipples, namamagana yung dede ng nanay, iba na kulay yung milk, unti-unti nang nanghina yung mga puppies. Kailangan natin pansinin kasi may sakit na tinatawag sa nanay ang mastitis. Ito ang pamamaga ng kanilang mga dede.
Okay, so fourth or fifth week na ng puppies, dito na sila nag-i-start na nakikiagaw sa pagkain ng nanay. And dito na rin tayo nag-i-start para magbigay ng mga wet food or mga solid food, dry food na inahalo sa water para ibigay sa mga puppies. Ito na yung time na mag-shift na tayo na hindi na lang sila puro gatas from the nanay. Mag-shift na rin tayo dahan-dahan para kumain na sila ng dog food, ng puppy food. Okay, so ang pang-apat ay ang health. Ito, papasok ang mga infections, diseases, virus, bacteria, mga sakit na pwedeng dumapo sa mga puppies. Unang-una dyan, ang parvo at distemper. Kailangan regular tayong naglilinis ng kulungan nila. Paano natin nahahawakan yung ibang puppies kumpara sa puppies natin. Dapat marunong tayo mag-disinfect ng sarili natin bago tayo humawak sa mga newborn puppies. Lalong-lalo na kung mayroon tayong hinawakan na aso na hindi naman sa inyo lumaki. No, ang dapat natin i-observe kung nagsusuka, kung gaano kadalas magsuka, kung anong kulay. So, regular inspection ng mga alaga natin, ng mga puppies, kung nagsusuka ba sila, anong kulay, gaano kadalas, nagtatae, kung lusaw, kung watery, kung soft, o nagbago ba tayo ng food. Usually, kapag nagbabago tayo ng food, pwedeng magbago yung poop nila. So, kung gusto natin magbago ng food para hindi maka-affect ng stomach upset sa alaga natin, gradually lang. Usually, pinapagawa ko 3 days. 3 days na half-half. Sa unang araw, umaga, gabi, sa umaga yung normal dog food, old dog food, sa gabi, yung old dog food, saka half ng bago. The second day, half ng old dog food, half ng new food, hanggang sa after 3 days, pure na tayo ng new food na ipapalit natin para hindi magkaroon ng diarrhea yung alaga natin. Although, nabanggit ko rin na ang unang milk ng nanay ay may antibodies. Ito yung colostrum na nagbibigay ng protection sa mga puppy. Pero itong antibodies na to ay nawawala between 6 to 8 weeks. Kaya papasok ang bakuna sa 6 weeks old ng puppies para tutulungan natin yung immune system habang bumababa ang antibodies, papasukan natin ng vaccine na kayang protektahan ang alaga natin. Ito ang dahilan kung bakit importante ang unang bakuna sa puppies. Panglima at ang pinaka-importante, socialization. Usually, ang socialization ay nag-uumpisa sa bahay, sa inyo. Kung lagi mo bang hinahawakan yung mga puppies, kung lagi bang merong interaction sa human, saka animals. So, paano kung hindi mo na-socialize yung alaga mo? Dito yung pumapasok yung mga aso o pusa paglaki nila takot. Yung nangangagat sa ibang tao, hindi masyadong nakikipaglaro sa ibang dogs kapag binok, kapag nilabas. Kasi hindi sila na-socialize nung bata sila. Usually, dapat yun, nasa ating for parent kung paano ang socialization ng aso habang papalaki, ng puppy habang lumalaki. Pinaka-vital at importante tayong for parent, kasama nila palagi. So, madali lang naman. Kung busy tayo sa work, tuwing umaga, kausapin natin. Pag uuwi, kasalubungan ka nila, hawakan, kargahin. Yun, madali lang maging clingy ang mga dogs. Dahil kung talaga mapapaamo mo sila, masarap silang magmahal. And ang pinaka-bittersweet na maramdaman natin is yung ibebenta natin yung puppies. Although, syempre, hindi kasi natin kayang alagaan lahat ng puppies. So, andyan yung ibebenta, ipapa-adopt. Make sure na lang na ipapa-adopt natin, ibebenta natin dun sa good owner. Yung kaya silang alagaan, kaya silang mahalin. So, advice lang, dapat alam natin, siguraduhin natin kung kanino natin ibebenta, ipapa-adopt yung mga puppies. Buhay ang nakasalalay sa kanila. Wala namang masama kung magtanong lang tayo ng background sa kanila para alam natin yung future ng mga puppies, kung saan sila mapupunta. Enjoy the puppies while you have them. And when the time you need to say goodbye, you have the satisfaction that you did all the best that you can for them. Hindi naman na importante eh, ginawa mo ang lahat para sa kanila. So walang regrets, di ba? So yun, sana medyo meron na tayong alam or basic info, basic knowledge about kung paano mag-alaga ng mga newborn puppy. Ayun, so thank you for watching. Hoping na nag-enjoy, may natutunan tayo.
for the topics that you want to discuss, na gawan ko ng video, comment lang, nababasa ko lahat yan. Isa-isa lang tayo, one by one. Okay, so, sayonara!